So, ganito kung paano i-add and subtract ang mixed numbers. So, unang-una, titingnan nyo muna yung denominators ng fractions. Kung pareho ba o hindi. So, in this case, pareho sila. So, madali na nating ma-add yung fractions part dito. But first, add muna natin yung whole numbers. That is 3 plus 2 that is equal to 5. Sa fraction ngayon, kukopyahin lang natin ang common denominator nila na 4. Then, simply, add lang natin ang numerators. 1 plus 3 that is equal to 4. Okay, now 4 divided by 4 is equal to 1, so 5 plus 1 is equal to 6. Now here, we are adding mixed numbers also, but in this case, ang denominators nila ay hindi pareho. So in this case, ang gagawin natin, gawin nating similar fractions. Gawin nating pareho ang denominator, so i-rename natin ang fraction. So ang gagawin ko, i-rewrite ko muna yung fraction pa-vertical para mas madali kong makita. Okay, so ngayon, to identify the least common denominator, kailangan mag-isip tayo ng number kung ano yung pwede natin i-multiply sa 3 and 4 para magiging equal sila. Now, para mas madali or kung hindi nyo maisip kaagad, magkakaroon lang kayo ng skip counting. Skip counting by 3. So, 3, 6, 9, 12. Para makuha natin yung least common multiple, kasi yung least common multiple na yon, yun ang magiging least common denominator. Skip counting by 4. So, 4, 8, 12. So, ayan ang 12. So, ang gagawin natin ngayon, para maging 12, magmumultiply tayo ng 4 dito sa 3. Dito naman sa 4, magmumultiply tayo ng 3 para magiging 12. Okay? So, magiging since nag-multiply ka 4 dito, dapat mag-multiply ka rin ng 4 sa numerator para maging equivalent fraction pa rin sila. Dito mag-multiply ka rin ng 3. So, kung ano yung ginawa nyo sa denominator, dapat gawin nyo rin sa numerator. Okay? So, now, ang magiging bagong fraction na or bagong mixed numbers natin ay 7. 2 times 4 that is equal to 8 over 12. Dito naman ay magiging 2. And then 1 times 3 that is equal to 3 over 12. So ngayon, pareho na ang kanilang denominator. So madali nang i-add natin. So add lang natin yung whole number, magiging 9. 8 plus 3 that is equal to 11 over 12. Yan yung final answer natin. Now dito ngayon, sa subtraction, pareho ang denominator. So mas madali lang. 8 minus 5 that is equal to 3. And then, copy lang natin yung denominator na yan, yung common denominator nila na 5. Then, minus lang natin yung numerator. So, 2 minus 1, that is equal to 1. So, yan ang final answer natin, 3 and 1 fifth. Okay, dito naman, hindi pareho ang denominator. So, again, ang gagawin ko ay i-rewrite ko siya ng pa-vertical. So, 10, 7 over 8. At dito naman, 7 and 1 fourth. So, ngayon, ano ngayon ang pwede nating gawing number na i-multiply natin na maging pareho sila? So, mag-skip counting ulit tayo. Skip counting by 8. So, 8, 16. Skip counting by 4. 4, 8. So, ayan na yung 8. Okay? Ibig sabihin, ang common denominator natin dito, the least common denominator na gagamitin natin dito ay 8. So, mayroon tayong dito 8, mayroon din dito 8. Now, para maging 8, ano ang i-multiply natin sa 4 para magiging 8? Multiply natin siya sa 2. Dito rin, multiply natin siya sa 2. Kung anong ginawa natin dito, dapat gawin din natin dyan. Dito, hindi ko na kailangan mag-multiply kasi 8 na siya. So, kukopyahin ko lang yung 7 sa taas. Okay? Dito, 1 times 2 that is equal to 2, then 4 times 2 that is equal to 8. Okay? So, now yung 10 and yung 7 dito. So, pwede na akong mag-subtract ngayon. 10 minus 7, that is equal to 3. 7 minus 2, that is equal to 5 over 8. So, ito na ngayon ang mixed numbers. So, 3 and 5 over 8 ang final answer. Okay? So, ganun ang kadali.